Alright, kumusta kayo guys? So, as of now, nandito tayo sa CRMC or Cotabato Regional and Medical Center. So, follow-up check-up ng tatay ko. Pero, hindi yan ang pag-uusapan natin for today. So, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video dito sa ating YouTube channel. Dahil, maraming nangyari guys, maraming ganap, maraming pinagkakabalahan tayo, marami tayong ginagawa. So, kaya hindi tayo nakapag-upload doon sa, dito sa ating YouTube channel. Pero doon sa main channel ko ay nag-upload ako doon. So, doon ako medyo nabibisi. Kaya medyo nakalimutan na natin yung pag-upload natin dito. But, in this video ay, kumusta na ba yung buhay natin dito sa Pilipinas? Kasi alam ko, karamihan sa nakasubscribe sa atin ay mga OFW, or mga nagbabalak pumunta ng abroad para maging isang OFW. So, yun namang nasa abroad na, eh, gusto nilang makita siguro kung ano na yung buhay ng mga ex-OFW, kung ano na ba yung ginawa nila para makapag-stay sa Pilipinas. So, yan ang pag-uusapan natin guys, and stay tuned. Ayun guys, so kumusta na ba yung buhay natin dito sa Pilipinas at ano ba yung mga tips na pwede kong maibigay sa inyo kung ayaw nyo nang bumalik sa abroad, kung gusto nyo nang mag-stay dito sa Pilipinas. So, in my experience guys, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko para totally na makapag-stay na dito sa Pilipinas. Actually, medyo mahirap talagang mag-adjust kung medyo matagal ka nang nasa abroad tapos first time mong magbalak na mag-stay na lang dito sa Pilipinas. So, nung nasa abroad pa ako, wala talaga akong, kumbaga, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula, kung ano ba yung mga kailangan kong gawin para makapag-stay na dito sa Pilipinas at para palagi ko nakasama yung pamilya ko. So, nung nasa Saudi pa ako or nasa abroad pa ako, talagang iniisip ko na yan. Minsan hindi ako nakakatulog kasi iniisip ko kung paano kung ayaw ko na bumalik sa abroad, ano yung magiging buhay ko doon sa Pilipinas, kung ano ba yung pwede kong pagkakitaan doon. So, mahirap talaga guys. Pero kailangan yung mag-decide. Okay? At that time nung umuwi kami, wala talaga kaming daladalang pera, napakaliit lang. Pero may naipundar naman kami sa Pilipinas, pero hindi siya, ano, kumbaga, hindi siya sure. Wala siyang kasiguraduhan. Kaya nagipagsapalaran na lang kami guys. So, napagpasyahan namin. So, ito guys, tips ko sa inyo. Kailangan sure na talaga kayo na hindi na kayo babalik. So, huwag nyong sabihin sa amo nyo na babalik pa kayo. Kasi, kapag nagkaganon tapos biglang hindi na lang kayo bumalik, ay mababan kayo sa Saudi or sa kung saan bansa man kayo nagtatrabaho. So, para maiwasan yon, kailangan na sabihin talaga natin sa amo natin na hindi na tayo babalik para mabigyan nila tayo ng total exit. Okay? Kasi kapag hindi total exit yan, minsan kukuhanan nila kayo ng re-entry. At kapag hindi nyo ibinalik yung re-entry na yon ay matototal ban ka sa iyong lugar na pinagtatrabahoan o sa iyong bansa na pinagtatrabahoan. So, mahirap talaga guys mag-decide nung nasa abroad pa kami. Pero wala na kaming choice dahil buntis yung asawa ko. So, napagpasyahan namin na hindi na talaga bumalik. So, hindi naman kami kinuhana nung amo namin ng re-entry. Kaya hindi na talaga kami nakabalik doon sa kanila. So, ano ba yung mga ginawa ko para kahit paano ay
yung mga papalabas na pera ay masusuklian or mapapalitan din. Kumbaga, may lalabas, may papasok. Kasi ang mahirap kayo sa OFW kapag hindi ka nag-isip ng negosyo or pagkakitaan mo dito sa Pilipinas, ay talagang months lang or days lang maubos talaga yung pera mo. So, ito guys, tips ko sa inyo. Kung may pera kayo na dala-dala pag-uwi nyo ng Pilipinas, huwag nyong waldasin guys. Lalo na kung hindi na talaga kayo babalik. So, kung may mga kamag-anak kayo na nagyayayan ng ganito, ganyan, pag-outing or ganyan, kung hindi naman talaga huwag nyo nang pag-aaksaya ng panahon na mag-outing-outing pa. Although, hindi naman masama kasi para sa atin din yun kasi kapag matagal tayong nasa abroad, nami-miss natin yung mga outing-outing. So, pwede natin silang pagbigyan kung mayroon naman tayong extra pera, pwede natin gastusan yung pag-outing. Pero, kung gusto nyo talagang hindi na talaga bumalik at makagawa kayo ng pagkakitaan nyo, pagdating nyo guys, ito guys, pakinggan nyo naman yun. Pagdating nyo dito sa Pilipinas, yung pera ninyo na daladala nyo, ibuhos nyo lahat or ibigay nyo yung 70% ng inyong daladalang pera sa negosyo or kung ano man yung pwede nyo yung pagkakitaan. Kasi kapag hindi nyo ginawa yun guys, talagang mauubos yun. Ang pinakamatagal dyan is 3 months. After ng 3 months, talagang ma-feel nyo na mahirap talaga yung umuwi kang OFW na nawawalan ka ng pera. Napakahirap guys. So, ito ang pinaka-tips ko sa inyo pagdating na pagdating nyo guys. Mag-isip na kayo o gumawa na kayo ng pagkakitaan nyo. Ako ang ginawa ko, pagdating namin sa Pilipinas, talagang hindi ako nag-aksaya ng oras. Yung kusina namin, napakahaba kasi nun. So, yung dulo nun ay doon nakatapat sa kalsada. So, ang ginawa ko, binaklas ko yon, then ginawa kong tindahan. So, ginawan ko lang ng divider para ma-divide yung kusina at saka yung pwesto ng negosyo ko, which is yung digital printing ko. So, kung hindi naman kayo magaling sa mga computer, sa mga printing, pwede naman kayo mag-isip ng ibang way of business or source of income. Hindi lang naman printing. Maraming source of income or negosyo na pwede natin pagkakitaan pagdating natin sa Pilipinas. Basta meron ka lang kahit na kaunting pera para magsimula ng isang maliit na negosyo. Hindi naman successfully or totally nakakapagbigay sa akin ng total profit yung negosyo ko ngayon. Pero masasabi kong nakatulong na din kahit paano yung binuksan kong digital printing dito sa amin. Kasi kung wala yun, wala na talaga guys. Naubos na yung pera natin. So, itong sasakyan ko ay dati na namin itong naipundar. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, siguro lalagay ko na lang dito or dito. So, makikita niyo doon yung simula nung sasakyan na to. Kasi dump truck ito dati. So, nung nasa Saudi pa kami, nakabili kami ng dump truck and then biniyahi ng tatay ko, siya yung nagmamanage. And then, nung dumating kami, nakita ko na hindi siya sustainable. So, pinalabas ko, binenta ko, and then ito yung kinuha ko. So, nag-swap lang kami nung kumuha nung dump truck ko. So, sa kanya ito, hindi nag-swap kami, and then pumatong lang siya ng pera. Tapos yung pera na yon na pinatong niya, isa na din yon sa naging capital namin sa aming maliit na digital printing business. So, ginamit namin yon para magamit or para madagdagan pa yung daladala namin pera. Kasi yung daladala namin pera mula sa Saudi is napakaliit talaga guys.
So, siguro 2 months lang yung nadala namin sa katunayan, guys. Walang halong biro, walang halong pagsisinungaling. 2 months lang ata or 3 months yung dala-dala namin pera. So, napakadali lang naubos nun, guys. Tapos, nung napalabas ko yung dump truck ko, nakapagpatong yung may-ari ng sasakyan na to sa amin, then yun ang isa sa mga dinagdag ko doon sa aming puhunan o doon sa aming daladalang pera mula sa Saudi. So, yun. Tapos, hindi ako nag-aksaya ng panahon pagdating namin. Giniba ako kagad yung ano namin, yung kusina namin na nakatapat doon sa kalsada, malapit sa kalsada. So, giniba ko yun, tapos nilagyan ko ng maliit na pintuan para maging isa siyang presentable na negos or tindahan or printing. So, nilagyan ko lang ng divider. At least, doon sa likod ng divider na yun ay doon yung kusina namin, doon kami kumakain. Tapos, yung kalahati noon ay yun na yung ginawa kong pwesto. Yun yung ginawa kong pwesto para magkaroon ng maliit na negosyo. So, yun guys. So, yun ang pinaka tips ko guys sa inyo ay pagdating nyo guys, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Talagang ibuhos nyo na yan o gamitin nyo na yan sa pagninegosyo kung ayaw nyo na talagang bumalik sa pagiging isang OFW. Ayun, sana nakatulong sa inyo ang video ito and maraming salamat sa panonood. And as usual, see you sa mga susunod nating vlogs. Alright!